Hello mga ka-Aldab at sa lahat po ng mga fans ni Main Mendoza. Welcome to my YouTube channel. Well mga ka-Aldab, napanood nyo. Pero gagawin po natin ng vlogs itong nagaganap po kay Mengay sa SM Bigutan. Grabe mga ka-Aldab, ano? Hindi mo marinig ang sigawan ng mga tao. Baga, hindi mo po marinig. Ang kanta ni Mengay, grabe, yun po talaga yun. Yan po tayo ipinapakita. Ano po ba sinabi nila mga ka-Aldab? Wala pong binatbat ang hello, love, goodbye. Oh! issue na naman mga ka-Aldab. Hindi, natutuwa lang po ako. Kasi yung in-upload po natin, talagang hiyawan po. Katakot-takot ng mga tao mga ka-Aldab, ano? Hindi, yan po yung nakikita ko po sa nakikita nyo po yung screen na napakarami pong tao mga ka-Aldab, talagang hindi baga, pati sa taas, sa baba. Isang beses ko lang po nakita yung ganyan karami, kila Tisoy at kay Kat, pero hindi naman masyado masasabi po nating marami rin. Pero ang pagkakaiba po ni Kat at ni Tisoy, si Mengay po nag-iisa. Talagang siya lang po nag-iisang nagpo-promote po mga ka-Aldab, ano? Talagang pambihira po ang hinahangaan natin. Kaya nga po ginagumawa uli tayo ng vlogs na ganito para iparamdam po sa mga tao na kakaiba po talaga si Mengay. Hindi po talaga kayang lagpasan ng mga tao. Kaya inggit lang po ang umiirad. Pero mo, kaya niya mag-promote ng mag-isa. Ang lupit mga ka-Aldab, ano? Grabe. Saludo po tayo kay Mengay. Mengay, you're the best. Di po ba? San ka pa? Di po ba mga ka-Aldab? Nakakatuwa po talaga. Well, nakakataba po ng puso yung sigawan. Hindi mo na mararamdaman yung pagod dahil alam po naman natin na medyo may pagod na rin po si Mengay dahil hindi na po siya umaten ng Itbulaga. Pero update siya. Pero mamaya yung pag-uusapan natin yung update na yan. Dito po muna tayo pumokus sa nagaganap na event kayo ni Mengay na talagang napakagaling niya. Kaya niyang magbitbit ng isang pelikula na walang backup, wala man lang support na kasama man lang. Di po ba? Although talagang nag-iisa ang phenomenal box office queen, Main Mendoza. Well, panoorin po muna natin itong maiksing video. At saka na po natin ituloy ang ating vlogs mga ka-Aldab. Go, Ken! Okay, ito na, ate. Galingan mo, ha? Ikaw. Wala na yung nasa phone lyrics. Wala ka na. Sana pwede naman pala yun. Sana nag-iis ka na. One more. Ayan. Pwede na ba pwede? Oo, gusto mo. Gusto mo mabuhay? Ano mo siya mo ba ito? Masa na sige. Wala ka rin. Go, Kid! O, ito na ate. Huwag mong amin yung mic ko, ha? Go, Kid! Hello? Okay, ito na ang SM Bigutan. Siyempre, nandito na rin ang... Alam nyo mga ka-Aldab, talagang pinabibilib po ni Mengay ang ABS-CBN. Lalong-lalo na po yung Black Sheep. Talagang... Kumbaga, alam mga ka-Aldab, sa totoo lang po, napakarami pong comment kay Mengay na talagang matutuwa po kayo. Bumabaha po ng suporta at baghanga para kay Mengay na nagsasabing kahit daw po nag-isa lang po siya kaya niyang buhatin ang isang pelikula. Well, saludo po tayo. Hindi naman po sa pagmamayabang mga ka-Aldab. Kasi baka sabihin nila porket ang Aldab Nation ay ubod puro ng yabang. Well, sa totoo lang po, napakarami pong tao. Hindi po natin marinig ang kinakanta ni Mengay sa mga boses po ng mga naghihiyawan. Yan po talaga yung iniidolo natin. Kung isa ka po sa pumunta dito sa SM Fairview, grabe po ang tao dyan mga ka-Aldab. Pagpupromote lang yun ni Mengay, ha? Lalo na po itong pelikula niya.
lalong lalo na po sa PWD na talagang mahirap na lang po magkwento. Baka sabihin naman po ay ginagatungan natin. Di po ba? Well, sabi ko nga po eh, fans po talaga tayo ng ni Mengay. Main fanatics din po ako at Alden fanatics. Pero mas in fairness po sa Alden fanatics, medyo tatamaan po talaga kaysa sasabihin ko dahil tatlo o lima laban sa isa ang kalaban ni Mengay. Ang ibig ko po sabihin mga kaldag, Moltor ni Lakat at Tisoy kasama si Jaros Gamboa, si Kakay at si Maima at siyempre pa yung isa si Lovely at si Jeff. Well mga kaldab, anim yun, sumobra ako ng isa, magpe-penalty ba ako? Tapos ang kalaban lang ang nag-iisa, si Mengay. Di po ba mga kaldab, anim laban sa isa, isa laban sa anim, san ka pa? Nakakatuwa na naman to. Hindi ko alam kung ano na naman po ang pambabatikos ng gagawin sa atin nito mga kaldad. Ito po yung dapat na ina-update lagi natin. Kaya nakakatuwa po yung comment nila. Saludo po ako sa mga comment ninyo mga kaldad. Lalong lalo na po sa Twitter na talagang may hashtag na naman po tayo na ipapakita sa mga basher, mulat, bitter, ano na. Kailangan pa ba nating ipakita na talagang sobrang lakas ni Mengay? Kahanga-hanga po mga kaaldap. Talagang bumubuhat po ng sariling bangko si Mengay. Pag napanood na naman po ito ng Black Sheep, ng mga big boss sa ABS-CBN ay talagang sasabihin nila, ibang klase si Main Mendoza. Yan po talaga mga kaaldap, no? Yan po yung phenomenal box office win na mahirap pong tibagin kahit maraming issue ang dumarating po sa kanya mga kaaldab. Talagang umaani pa rin po ng napakaraming biyaya para kay Mengay. Kaya mga kaaldab, supportahan po natin ang isa pa with feelings. Huwag lang po yung pagpapakita, ipakita natin doon po sa sinihan na kung gaano karami ang nakikita natin sa mga pinupuntahan ni Mengay, ganun din po kadami ang bilang ng manonood sa isa pa with feelings na talaga pong ito pong gustong gusto ko mga kaaldab. Talagang for the record mga kaaldab, gumawa po tayo ng isang history na tanging si Mengay lang po ang makakagawa kung sakasakali lang mga kaalda ba na isang indie film ay maging super blockbuster, kumbaga milyon ang kikitain ng Black Sheep. Although mas malaki pa po sa totoo lang mga kaalda ba, sa mga hindi pa po nakakaalam, kapag kumita po ito ng milyon talo po ang ABS-CBN o ang Hello Love Goodbye. Talo po mga kaalda. Bakit ko po ba nasabi yan? Well, may konting scenario lang po ako mga kaalda. Ang Hello Love Goodbye, napakalaki po ng budget. Million po ang budget na ibinigay ng Star Cinema para kay Lakat at Tisoy para sa pagpo-promote. Promote lang yon mga kaalda ba? Hindi pa kasama yung pagpo-promote sa ibang bansa na million uli. Ibig sabihin talaga niya mga kaldab, kulang 1 billion ang pinuhunan para lang sa pagpo-promote. Kasi 3 months isipin niyo yung 3 months. Di po ba? Samantalang kay Menga, 1 month lang. pero, pag kumita ito mga kaldab, talagang, pag-uusapan, hindi lang sa social media mga kaaldab, yung matataas na official ng ABS-CBN at Black Sheep ay hahanga sa ganda ng ginawa po nila dahil sila po ang nakaisip na ipagsama si Mengay at si Carlo Aquino. Although hindi nakatanggap si Carlo yan, pilit po nilang kukunin si Mengay. Well, abangan po natin ang second o kaya ang part 2 kung
saan naman mapupunta si Mengay. Sabi nga ni Mengay ay ni Director Viera ay meron 5 pili ko lang gaganapin kay Mengay. Abangan natin yan mga kaaldab. Hanggang dito na lang po yung latest update natin sa kaganapan kay Mengay. Kaya kung bago ka pa sa channel na to, eh subscribe ka na para lagi kang update sa Galawang Aldab. Hanggang sa muli, thank you for your watching.